Ang bawat isa sa atin ay isinisilang na kakaiba. Merong kanya-kanyang talento at abilidad na ipinagkakaloob na tanging ikaw lang ang makagagawa. Hindi mo kailangan palaging sumunod sa yapak ng iba dahil lang sa nagtagumpay o hinahangaan mo sila. Ang pinakamahalaga, palagi mong isipin na hindi mo kailangan gawin ang mga ginagawa nila. Sa halip ay tuklasin mo ang iyong sarili at alamin ang mga bagay na tinataglay mo. Nandyan lang yan sa loob mo. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong isinilang na pobre, pinagkaitan ng maayos na edukasyon at maraming beses hinamo ng tadhana. Ngunit nagagawang makasumpong ng mga talentong hindi mo akalaing tataglayin niya sa estado ng kanyang pagkatao. Mga talentong likas sa kanya at malayang kumikilos na parabang may sariling pag-iisip na siyang maghahatid sa rurok ng tagumpay. Ang kwento ni Pablo Virtuoso o yung tinaguriang ang komedyanteng henyo sa gitara. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Pablo Cabatino sa totoong buhay ay mas nakilala din sa pangalang Pabling. Siya ay tubong Cebu City at isinilang no 18 ng Nobyembre taong 1921. Siya ay panganay sa 6 na magkakapatid. Maagang inako ni Pabling ang responsibilidad sa buhay. Palibhas ay anak mahirap, hindi niya naranasan man lang ang tumuntong sa paaralan. Sa halip, tinutulungan niya ang kanyang tatay na buhayin ang kanilang pamilya dahil maliit lang ang kinikita nito mula sa pagtatrabaho sa planta ng yelo. Mangmang ang batang si Pabling pagdating sa edukasyon. Ngunit napakatalino niya pagdating sa diskarte sa buhay. Lalo pa siyang pinaglaruan ng tadhana nang ang kanyang tatay na kaisa-isa niyang katulong sa paghahanap buhay ay tuluyan pang kinuha sa kanila. Dahilan para maiwan sa kanya ang lahat ng responsibilidad para buhayin ang pamilya sa edad na 7 taong gulang lamang. Ang kanyang nanay, na hindi na makaalis sa pag-aalaga sa kanyang 5 pang mas maliliit na kapatid. Sa edad na 9 taong gulang, nagsimula siyang maglaro ng lumang gitara. Laruan nga lang talaga ang turing niya dito dahil hindi naman siya marunong magbasa ng mga nota dahil nga hindi siya nakapag-aral at wala rin namang magtuturo sa kanya. Madalas siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kaibigan dahil ang sakit sa tenga ng tunog ng walang habas na pagkalabit sa lumang gitara. Pero walang pakialam ang batang si Pabling sa mga naririnig niyang pangungutya dahil sa bawat kalabit ng kwerdas, iniisip niya ang nanay niyang naghihintay sa kanyang pag-uwi na umaasang may dalang pagsasaluhan. At sa bawat pagtipa ng kanyang mga daliri, naaalala niya na mayroon siyang 5 kapatid na naghihintay sa kanyang pagdating. Punong-puno ng emosyon ang bawat himig ni Pabling. Ito ang mga bagay na nagpakawala sa kanyang natatagong talento. Taong 1933, sa edad na 12 taong gulang, nagbunga ang pagsisikap niya sa pagkalabit ng lumang gitara. Hindi man siya makabasa ng mga nota, nagagawa niyang makasabay sa himig ng kanta sa pamamagitan lang ng pandinig. At sa edad na ito, unti-unti na siyang nakilala dahil sa galing niyang magnakaw ng mga kwerdas. Isang beses lang niyang papanoorin sa mga gitarista, pagkatapos ay manghang-mangha na sila dahil nagagawa na kaagad ni Pabling ang kaparehong himig na matagal nilang pinag-aralan. At ito ay dahil sa kanyang ina at mga kapatid na palaging nananahan sa kanyang puso. Taong 1935, sa edad na 14 anyos, sa tulong ng isang kusinero sa barko, nakapuslit si Pabling patungong Maynila. Dahil noong mga panahong yun, napakaunlad at napakataas ng reputasyon nito na nakahanay pa sa mga pangunahing lungsod sa Europa kung ituring ng karamihan.
katuparan sa pangarap ng bawat isa ang makatuntong sa lugar na ito. Daladala ang isang baunan na ibinigay sa kanya ng kusinero, iyon lang ang kalahatan ng kanyang buong pagkatao, maliban sa lumang gitara na kayamanan niya. Maagang nakipagsapalaran ang batang si Pabling at di alam kung saan magsisimula. Sa unang mga araw niya sa Maynila, tumutugtog siya sa mga bangkayta kapalit ng ilang sentimong donasyon mula sa mga dumaraan para pambili ng pagkain. Natutulog siya kung saan siya abuti ng dilim at tanging mga lumang dyaryo lang ang panlaban niya sa lamig ng gabi. Sa ganitong paraan niya iniligtas ang bawat araw laban sa kumakalam na sikmura. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, napadpad siya sa Plaza Goiti na minsan ang naging sentro ng kalakalan noon sa Maynila. Dito naman siya nag-aalok ng serbisyo bilang tagalinis ng sapatos kapag hindi siya tumutugtog. Nagbebenta din siya ng mga dyaryo at ng sigarilyo at candy, o yung nakilala natin ngayon sa tawag na Takatak Boys, at ginagawa niyang lahat ito para lang makaipon. Pagkalipas pa ng ilang panahon, kinatigan siya ng kapalaran nang minsang merong isang barbershop na kumuha sa kanya para tumugtog ng regular sa kanilang harapan para makaakit ng mga customer. Dito na siya na-expose sa mga tao at nagkaroon ng munting pangalan ang batang gitarista. Taong 1935, isang taon lang pagkalipas niyang mamalagi sa Maynila. Ito na rin ang nagbigay daan para lalo pang makilala ang gitarista dahil nagtatanghal na siya sa harapan ng maraming tao. Kinukuha na din siya ng mga sirkus para tumugtog sa kanilang pagtatanghal, at kaliwat kanan ang naging proyekto ni Pabling. Taong 1938, itinatandem na rin siya sa mga kapwa niya mga awit at isinasama sa iba't ibang grupo. At simula noon, wala nang nakapigil sa pamamayagpag ng gitaristang si Pabling, at ang ibig sabihin nito na iraraos niya sa kahirapan ang kanyang pamilya na naiwan sa Cebu. Pero biglang nagbago ang lahat nang dumating ang panahon ng mananakop. Naghirap ang bayan natin at bumagsak ang lahat ng negosyo, at gustuhin man ni Pabling na kumita, wala na ding magsasayang ng salapi para unahin pa nila ang paglilibang kaysa pagkain. Sa isang tindahan ng tuba sa Paco sa Maynila, bumagsak ang gitarista kung saan dito siya tumutugtog kapalit ng inumin, at ang mga naging customer nila ay ang mga sundalong Hapon na pabalik-balik sa tindahan para makinig sa kanyang gitara. Tuwang-tuwa sila kay Pabling at napapaindak sa kanyang musika, at palagi siyang inuutusan ng mga ito na "Hirapino, play the gitaro." Pagkatapos ng digmaan, napasama naman si Pabling sa grupo ng mga musikero na nagtatanghal sa iba't ibang kampo ng militar dito sa bansa bilang bahagi ng entertainment ng mga sundalo. Biglang nag-boom ang demand ng mga gitarista ng mga panahong yun, at napakaraming offer kay Pabling sa loob at labas ng bansa. Ngunit mas pinili niyang manatili sa kanyang bayan para doon siya maglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng aliw at saya. Sa sobrang kasikatan ni Pabling, simula 1947 hanggang 1949, napasama na rin siya sa stage play kasama sina Bayani, Casimiro, Golay at iba pang malalaking artista noon. Dito na isinilang ang kanyang isa pang natatagong talento, ang pagiging aktor na komedyante habang naglalaro ng gitara. Dito naman siya nakilala bilang si Pablo Bertuzzo na hinahangaan natin. Sa panahong ito, siya na ang itinanghal na pinakamagaling na gitarista sa Pilipinas. Kayang-kaya niyang patahimikin ang mga manonood sa kanyang malumanay na himig. Kayang-kaya din niyang paindakin ang mga ito sa saliw ng kanyang gitara kapag tumira na siya ng mambo at boogie-woogie. Pero ang pinakanagpakinang sa kanya ay kayang-kaya niyang patawanin ang mga tao habang naggigitara. Si Pablo Bertuzzo ay meron ding kakaibang talento na nadiskubre sa kanyang sarili. Kayang-kaya niyang magpanggap na duling. Puputulin niya ang pagtatanghal sa kalagitnaan ng pagsasayaw ng mga tao at pagtapat ng spotlight sa kanyang mukha. Masasaksihan ng lahat ang isang duling na gitarista na tumutugtog sa kanilang harapan, dahilan para maghagalpakan sa tawa ang mga manonood, at sumisigaw ng "Duling, duling,
merong duling. Pagpasok ng dekada 50, napasama naman si Pablo Bertuzzo sa grupo ng mga musikerong ipinadala sa Korea bilang bahagi ng ating pwersa kasama ng mga sundalo para tumulong sa nagaganap na Korean War noon. Muli silang nagtanghal para sa mga sundalo at sa pagkakataong ito, iba't ibang lahi na bahagi ng pwersa ng United Nations ang kanilang naging tagahanga. At minsan sa pagtatanghal ni Pablo Bertuzzo, namangha ang lahat sa kanyang galing sa paggigitara at ang mga sundalong Amerikano ang kanyang naging malaking tagahanga. Nakapagwika pa sila ng, "Diyos ko, ang taong ito ay kayang-kayang gawin ang lahat ng anumang naisin sa gitara. Kulang na lang ay magsalita." Pagbalik nila sa Pilipinas, kasagsagan na ng pamamayagpag ng pelikulang Pilipino noon. At tuluyan ang naging artista si Pablo Bertuzzo. Nakatandem niya si Dencio Padilla, nakapwa din niya komedyante. At ang isa pang nakinabang ng husto sa kanyang talento ay walang iba kundi si FPJ na rin mismo. Si Pablo Bertuzzo ang isa sa mga naging paborito niyang sidekick sa kanyang mga pelikula noong dekada 60. Naging masugid na tagahanga niya si FPJ dahil huling-huli ni Pablo Bertuzzo ang kiliti nito. At tuwan-tuwa siyang makasama ito sa kanyang mga pelikula. Napakagaling na sidekick ni Pablo Bertuzzo at bago pa man dumating ang San Jimmy Santos na mahilig sa English Carabao, ay matagal nang namamayagpag ang isang Pablo Bertuzzo sa ganyang estilo. Dahil yan ang signature ng kanyang pagiging komedyante. At ang malupit pa sa taong ito ay hinding-hindi siyang umingiti man lang habang hagal pa ka na sa tawa ang kanyang mga kasama. Siya yung tipo na seryoso ang mukha habang nagpapatawa, bagay na mas lalong epektibo sa panlasa ng mga tao. Di gaya ng karamihan ng mga komedyante na nadadala sa eksena. Karamihan sa mga naging pelikula niya ay sa ilalim ng FPJ Productions. At ilan sa mga ito ay ang Gininto ang Kamay, Batang Matadero, Nardong Kutsero, Damput Pukul Salo, Mga Batang Estibador, Salagintot Salagubang, at napakarami pang iba na pawang mga pinagbibidahan ni FPJ. Samantalang naging title role naman siya sa mga pelikulang Sato Duling noong taong 1969, Agent 7, Our Man Duling, 1969 pa rin, Antla, 1970, at Toro Tora Toray, taong 1971, na pawang hango naman sa kanyang karakter na pagiging duling at lahat ay tumabo sa takilya. Marami ang napatawa, napasaya at naging inspirasyon ang kasaysayan ng isang Pablo Bertuzzo. Mga alaalang umukit sa puso ng bawat humahanga sa kanya. Hanggang sa dumating ang 8 ng Nobyembre taong 1972, araw kung kailan pumanaw si Pablo Bertuzzo sa edad na 50 anyos lamang at ilang araw na lang bago ang kanyang 51 taong kaarawan. Marami ang nalungkot at tumangis dahil isa na namang kawalan sa komedya ng pelikulang Pilipino ang nawala sa ating bayan. Isang kayamanan na patuloy na mananahan sa bawat pusong napasaya ng gitaristang si Pablo Bertuzzo. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Ang bawat isa sa atin ay isinisilang na kakaiba. Meron tayong kanya-kanyang talento at abilidad, kaya't di mo na kailangang gayahin pa ang ginagawa ng iba. Ikaw kaibigan, madalas ka bang pinagtatawanan dahil sa paningin nila ay kakaiba ka sa lahat? Pwes, pagtawanan mo na lang din dahil lahat sila ay pare-pareho. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!